Mga kapuso, narito po ang News TV Quick Response Team sa Intramuros, Maynila, kung saan nagbanggaan ngayong araw ang isang truck at pangpasaherong jeep. Hindi po bababa sa 13 ang naitalang sugatan sa banggaang iyan ng jeep at truck na nangyari pasado tanghali sa kanto ng Padre Burgos at Maria Orosa. Isa sa mga sugatang pasahero ng jeep niya ay buntis na kabuwanan pa man din. May live report si Dano Tingkuko. Dano. Kami lahat ng sugatan sa nangyaring banggaang iyan ng jeep at truck ay mga pasahero ng jeep, kabilang ang driver nitong si Arnulfo Metante. Sugatan din si Mona Lisa Romero na 8 buwan ng buntis. Isa-isang nilapatan ng paunang luna sa mga pasaherong sugatan bago din na sa ospital ng Maynila at Philippine General Hospital. Lahat sila napuruhan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa pinagsadsara ng jeep matapos mabangga ng container van, nakuwalang isang poste at puno. May isang on-duty guard sa outpost na nakasaksi sa nangyari at sabi niya sa bilis at lakasaan niya ng impact ng banggaan, kung hindi raw dahil sa poste, posibleng pati siya ay napuruhan na rin. Nakakulong na sa Manila Traffic Vehicle Investigation Section ang driver ng truck na si Moises Pangilinan. Humingi siya ng tawag sa mga sugatang pasahero ng jeep pero marihin niyang ipinanggi ang aligasyon ng ilang mga saksi na nagbiting the red light daw siya. Tinitingnan pa ng investigador ng MPT kung totoong hindi sinunod ng truck driver ang stoplight. Sa pulisya kanina, napasugod din ang may-ari ng binanggang jeep para makibalita sa lagay ng driver ng jeep na si Metante na ayon sa pulisya ay hirap daw maglakad. Ayon naman sa ospital ng Maynila kung saan isinugod ang pasaherong buntis na si Romero, stable na ang lagay niya at nang dinadalang sanggol. Posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property ang truck driver na si Pangilinan. Tinutuntun pa ng polisya ang nilang iba pang mga sugatang pasahero at bine-verify kung saan pang mga ospital sa sila dinala maliban sa ospital ng Maynila at GH. Yan ang latest. Balik sa inyo. Isang tanong lamang, Dano, ukol sa isinasagawang investigasyon, ano ang lumalabas na ugat ng aksidente? Well, I mean, sa puntong ito, malinaw na malakas yung naging pagbangga nung malakas yung impact sa pagitan ng container van, trailer truck at nung pagpasaherong jeep. Ang isa doon sa mga tinitignan na angulo ay yung aligasyon nga dahil hindi lang isa kundi mga dalawa or tatlo na rin na mga witness ang nagsasabi na nag-beating the red light daw itong driver ng truck. Bagay na hindi pa sa ngayon sinasabi na final findings, so to speak, ng Manila Traffic Investigation Section dahil gusto raw nila munang makita kung merong CCTV dun sa lugar at kung meron pang ibang mga corroborative statements. Pero posible daw ang kausap natin siya Police Sergeant John Mark Estrada, yung investigator on KPC kaso. At sinasabi niya na base dun sa impact nung naging banggaan dun sa trailer at dun sa jeep at base na rin dun sa itsura ng jeep. Nung makita ito na nakasadsad dun sa gutter, ito yung bahagi na ng One Luna Monument sa labas lang ng Intramuros kung saan halos makipit na to ng lata at may nabuwal ng poste, may nabuwal na puno, posible daw yung theory na yon na posible daw na nag-beating red light. Now, ang sinasabi kasi ng driver, hindi naman daw siya nag-beating red light. Hindi lang daw niya napansin na nakapula na pala yung traffic light dun sa lane niya dahil nakatingin siya dun sa kabilang traffic light naman kung saan sinasabing galing yung jeep. So, yan yung mga bagay na lilinawin sa investigasyon ng polisya sa mga susunod na araw. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Tingkungko, balik normal na ang trapiko rito po sa bahagi ng Padre Burgos at Maria Rosa. Pero kita pa rin ang mga naiwang bakas ng disgrasya. Mga kapuso, agad din namang naialis dito po sa intersection ng General Luna at Padre Burgos ang mga sasakyang involved sa disgrasya. Pero nanatili pa rin narito ang marka ng gulong ng papasayarong jeep na sinasabing nakabanggaan ng truck. Mula po roon sa kalsada, sumampa ang jeep at binungga ang puno na ito. Dumire-diretso pa hanggang sa banggain naman ang concrete barrier. Sa huling talapon ng Manila Police District Traffic Sector, 2 ang maluba, 16 ang sugatan na patuloy pong ginagamot ngayon sa ospital. Mga kapuso, balik po tayo rito sa Maynila. Kaugnay pa rin sa naganap na
aksidente kanina sa pagitan po ng isang truck at isang papasayo ng jeep. Kumuha tayo ng update sa isinasagawa ng investigasyon. Nakapiling natin live sa pamamagitan ng telepono ang Kepa ng Traffic Investigation ng Manila Police District, si Police Captain Jaime Gonzalez Jr. Captain Gonzalez, magandang hapon. Welcome po muli sa QRT. Magandang hapon po. Magandang hapon Kapitan, po. Latest po sa isinasagawa ninyong investigasyon. Lumalabas po sa ating investigasyon, itong jeep, binabaybay yung north direction ng Padre Burgos Street. Nung marating yung kanto ng General Luna, ay binangga ang gitnang bahagi nito ng isang tractor na may trailer. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, naitulak yung jeep at nasugatan yung mga sakay na pasahero ng nasabing jeep. Kapitan, ang lumalabas sa paunang ulat, nag-beat daw ng red light itong papasayang jeep. Ito ba may katotohanan? Wala po. Ang sabi ng mga ng mga pasahero, pasok na yung jeep na naka-green light nang biglang banggain ng nasabing truck. Nasa gitna na po ng kalsada yung jeep. May dahilan po ba yung truck at banggain yung jeep? Ano po ang naging paliwanag naman ng truck driver kaugnay sa aksidente, kung meron man? Allegedly, sabi ng truck driver, hindi niya raw napansin na may stoplight. Maliwanag po na may stoplight po dun sa lugar ng pinangyarihan. Kapitan, meron ho bang CCTV rito para ho lubos na makatulong sa inyong investigasyon? Tinitingnan po natin sa ngayon, wala pa tayong nakikita kung may CCTV, pero pinapalwa po natin sa ating investigador para po mas maging malinaw po yung ating investigasyon. Kung sino ba talaga ang may pagkakamali? Kung totoo ba yung claim na may nag-beating the red light? Kamusta yun naman namin, Kapitan? Ito pong mga casualties. Ang aming balita ay may dalawang maluba. Kamusta na po sila sa mga oras na ito? Sa ngayon po, nilalapatan po sila ng Luna sa ospital. Wala. Hello. Kapitan, pwede na ba nating sabihin ligtas na sa tiyak na kapahamakan yung dalawang maluha po? Sa ngayon po, okay naman po sila. Medyo malala lang ng konti yung idiot nila. So, inaantay pa po natin yung resulta ng nung... Natuntun na po ba natin kung... Yes. Kapitan, natunto na po ba natin kung nasan pa yung ibang pasaherong nasugatan? Sa ngayon po, yung ibang nilolocate po natin kasi tatlong hospital po yung pinanggalan sa hospital ng Manila, sa Manila Doctor at sa Oterye. So kinukompleto lang po natin yung mga detalye para ma-finalize po natin yung report kung madadagdagan pa po yung naitala nating sugatan. Bali po, 13 po yung naitala na natin na sugatan sa aksidente ito. Kapitan, sino po ang sasagot sa gastos sa pagpapa-ospital ng mga nasugatan? Sa ngayon, wala pa pong pag-uusap. Hindi pa po nag-uusap yung operator ng truck at yung sa parte po ng mga nasugatan. Pero po meron po nagpaabot ng mensahe na magbibigay sila ng tulong doon po sa mga nasugatan. Kapitan, ito po bang area ng Padre Burgos at General Luna ay talagang traffic accident prone area? Opo. Natatandaan ko pa nung ako pa ay isang investigador, si Otto pa lang ang rango ko noon. Madalas po akong madispatch sa lugar na yan dahil nga po sa mabibilis po yung pagmamaneho ng mga truck. At lagi ko ngang silang sinasabihan at pinaalalahanan yung mga na-involve sa aksidente, lalo na sa mga intersection, na mag-ingat sila at mag-slow down para makaiwas sa aksidente. Captain Gonzalez, samantalahin na rin namin, sir, ang pagkakataon para kamustahin naman ang isinasagawang follow-up operation ng Manila Police District. Kaugnay naman dito ho sa driver ng hinihinalang nakaw na sasakyan na tinangkang harangin at pinagbabato ng mga kalalakihan matapos na ma-involve sa isang traffic accident noong nakarang 20 ng Mayo. Update po, bali po kakasuhan po namin ng reckless, ng kasong reckless imprudence resulting in multiple to damage to property at
physical injuries yung suspect natin dyan at Article 151, resistance and disobedience to person in authority, dahil tumakbo po yung tao at patong-patong po na kaso ang ikakaso natin. At patungkol naman po doon sa issue na tarnapping, yung opisina po namin ay hindi po namin pwedeng isampay yung kaso na yun dahil meron pong opisina na dapat tumawag doon. Meron nung binuong special investigation task group, kabilang po ba ang traffic sector dito? Bali po, doon lang po kami nag-focus sa kaso ng reckless imprudence, yung patungkol po doon sa mga sa banggaan at sa mga nasugatan. Yung patungkol naman po sa special task force, nasa ano na po yun, discretion na po ng ating routine director ng Manila Police District. Diyan po sa traffic sector, Kapitan Gonzales, meron na ho bang nakipag-coordinate sa inyong ibang police agencies kaugnay po sa pagkakaroon ng iba pang kaso nito hong si alias Frankie? Oo po. Noon pong May 22, meron pong nakipag-coordinate po sa amin yung mga Cavite Police at yung task force ng Patran. Nagkasagawa rin po sila ng kanilang investigasyon para po matuntun yung suspect at masampahan po ng kaukulang kaso. Bilang panguli, Captain Gonzales, baka gusto niyo samantalay ng pagkakataon para manawagan sa suspect na sumuko na lamang. Opo. Mr. Francis Serrano, kung nasan ka man, tumuko ka na dahil lumalabas sa investigasyon na marami ka ng na-perwisyon tao at sana para mabigyan ng katarungan yung mga nabiktima mo. Mga kapuso, ang Hepe ng Traffic Investigation ng Manila Police District, si Police Captain Jaime Gonzales Jr. Kapitan, maraming salamat. Magandang hapon po. Magandang hapon po.